Magandang gabi po sa inyo lahat. Muli binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siya nating manunubos at tagapagligtas. Ito po ang ikatlong Wednesday night prayer video natin dahil sa heightened GCQ. So umasa po ako, Lord willing, by June ay makapagsimula po tayo muli ng ating Wednesday night prayer meeting. At sa lahat po ng nais pumunta sa ating pagtitipon, kada Wednesday night, you are welcome to come. Ito po ay gaganapin ng alas 6:30 ng gabi. Well, sa gabi po ito mga kapatid, patuloy po natin ipanalangin ang ating mga kapatiran, lalo-lalo na po na may nababalitaan po kung mga kapatid natin na nabavaccinated na. At mabuti po yun para magkaroon tayo ng herd immunity sa ating church. At ako rin umaasa na way, kung di this week, na way next week ako po ay mabaksinated, no? At papasalamat din tayo sa patuloy na pag-iingat sa atin ng Panginoong Diyos. Umasa po tayo na ang Panginoon ang siyang gagabay at magkakalob sa atin ng karunungan kung paano po natin mapoprotektahan ang sarili natin maging mga mahal natin sa buhay. Sa gabi pong po ito ay patuloy po natin ipanalangin ang ating mga kapatid, lalo-lalo na po yung palagi ang ating isinasama every Wednesday night na mga kapatiran natin sa ating mga prayer requests. And also, please continue to pray for Israel. Alam naman po natin, mayroon na sigalot na nangyayari ngayon. At mukhang mauwi sa full-blown war. And we're praying, Lord, to the Lord that God will be the one controlling the situation, dahil alam naman natin piniling tao ng Diyos ang kanyang bayan sa Israel at may plano siya sa bayan nito balang araw. And also panalangin natin ang ating church this coming Sunday. I'm looking forward to see more of our members to our church na makapanayam natin sa umaga alas 9:30, alas 9, and then sa susunod na service 10:30 at ganun din po sa hapon. Dumako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ipagpapatuloy po natin yung talinhaga ng mabuting pastol at tatapusin po natin ngayong gabi ang pag-aaral nito. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos, Ama, sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong kagandahan loob, sa iyong pag-iingat. Ama, maraming salamat sa biyaya at mga tulong na ipinagkakaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na siya naming manunubos at tagapagligtas. Iyo po kaming pag-ingatan o Diyos sa aming buhay, hindi lang sa aspetong physical, higit sa lahat sa aspetong espiritual, lalo na sa panahong ito. Ganun din yung mga kapatiran namin, mapakabataan at mapasenior citizen na hindi pa nakadadalo ng church. I'm praying for them that Lord, pasiglain mo ang kanilang buhay pang espiritual na ginagawa nila, ang kanilang spiritual duty sa iyo, Panginoon Diyos, sa kanilang mga personal na buhay. And I pray for them, O God. Tumaasa ako as days pass by na iigi ng iigi, dumating nawa ang panahon na magkita-kita kami sa church. Muli sa gabing ito, O Diyos, gabayan mo kami sa pag-aaral namin ng iyong salita. Napakagandang talinhaga, Panginoon, na kapupulutan ng mga ginituang aral mula sa iyo. Sa ikapagbabago ng aming buhay, ikatutulad namin sa aming Panginoong Jesucristo, at ikalalapit namin, ikasusunod, pagsunod namin sa Ama, na aming Diyos. Salamat po sa gabing ito, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Babasahin ko po muli itong napakagandang talinagang ito, no? Sa Lucas 20:25-37. Ito pong sabi ng Biblia. Narito isang dalubhasa sa kautusan ng tumayo na sinusubok siya at sinabi, "Guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang pagkabasa mo rito?" Sumagot siya at sinabi, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong isip mo. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tama ang sagot mo. Gawin mo ito at ikaw ay mabubuhay."
Sa kanyang pagnanais na may pakitang matuwid ang kanyang sarili, sinabi niya kay Jesus, "Sino ang aking kapwa?" Bilang tugon, sinabi ni Jesus, isang lalaki ang bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho. Siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan. Pagkatapos nilang siyang hubaran at sugatan, sila ay umalis. Iniwan nila siyang nag-aagaw buhay. Nagkaroon ng isang saserdote ang lumusong sa daang iyon. Pagkakita nito sa kanya, ang saserdote ay dumaan sa kabilang tabi. Gayun din naman isang levita nang mapadako roon ay pumunta tinid na siya. Pagkatapos nito siya ay dumaan sa kabilang tabi. May isang naglalakbay na taga-Samaria na lumapit sa kanya. Pagkakita sa kanya, ang taga-Samaria ay nahabag sa kanya. Paglapit niya sa kanya, binuhusan niya ng langis at alak ang kanyang mga sugat at tinalian niya ang mga ito. Ang lalaking sugatan ay isinakay niya sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa isang bahay tuluyan at inalagaan siya. Kinabukasan, sa pag-alis ng taga-Samaria, siya ay naglabas ng 2 denaryo. Ibinigay niya ito sa tagapamahala ng bahay tuluyan. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo siya. Ano mang iyong magugugol ng higit ay babayaran ko sa iyo sa aking pagbabalik. Sino sa tatlong ito ang sa palagay mo ang naging kapwa ng lalaking nahulog sa kamay ng mga tulsan? Sinabi niya siya na nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa kanya, humayo ka at gawin mo ang gayon. Well, last week nakita po natin at napag-aralan natin, nabanggit ko sa inyo, na ang talinhaga ng mabuting Samaritano ay maaring ang pinakakilalang talinhaga na naisulat ni Lucas sa kanyang ebanghelyo. Ito rin ang talinhagang masyadong naabuso pagdating ng pagbibigay kahulugan na nakakapaloob sa istoryang ito dahil na rin ang paraan ng pagpapakahulugan ay sa pamagitan ng alegorya o paghahanap ng nakatagong espiritual na kahulugan sa talinhaga. At ang kilala nga rito sa pagbibigay ng alegorya, hindi lamang si Origen, pati si Augustine ang isa sa nagbigay ng alegorya ng pagpapakahulugan rito ay si Augustine of Hippo, no? Pastor sa Hippo, Regius, Numimbia, Norte ng Africa. Kilala ito sa mga isinulat niya at isa rito sa isinulat niya yung tinatawag nating City of God. At napakita ko po sa inyo last week, no? Yung pagdidetalye niya at pagbibigay ng kahulugan sa talinhagang ito. At ang unang punto nga po na sinabi natin last week, at ang tapat na tanong na motibo na may maling motibo, ito yung ginawa ng dalubhasa. At last week may sinagot tayong tatlong tanong. At yung tatlong tanong na sinagot po natin yun, anong buhay na walang hanggan base sa pagkaunawa ng abogado? At nabanggit ko nga po sa inyo, maari ang nasa isip ng abogado ng mga pagkakataong iyon, base sa kanyang pagkakaintindi sa lumang tipan, may kinalaman sa paghahari ng Diyos balang araw sa lupa na gagawin ng Mesaya. Na kung saan, nung pinag-aralan natin yung katanungan nga ni Nicodemus sa 1:3, ang binanggit ng ating Panginoon Jesucristo, maliban ng isang tao ay panganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos hanggang sa lumaon ng kanilang diskusyon na punta, no, doon sa tinatawag natin pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun din, sinagot natin yung tanong na makapaghahatid ba sa buhay na walang hanggan ang pagsunod sa kautusan. Of course, ang sagot natin dyan ay oo, kung perpekto mong matutupad yung kautusan bilang isang obligadong pagsunod sa Diyos na walang mintis. Kaya lang nga, dahil sa kalagayan natin pagiging makasalanan, hindi po natin magagawa yan. Of course, sa Biblia, walang inaaring ganap sa pamagitan ng kautusan. Ikalawa, kung mayroon mang kautusan na makapagbibigay buhay, di sana sa pamagitan na ng kautusan tayo, inaaring ganap. Well, of course, ang silbi ng kautusan upang ipakita nito ang pagiging makasalanan natin, at ganun din, ipinakikita nito yung kabanalan ng gumawa ng kautusan at yung kanyang katwiran, walang iba kundi ang Diyos. At ang pangatlo, ang kautusan ng ating patnugot patungo sa ating Panginoong Jesucristo upang tayo ariing ganap o maligtas sa pamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang kautusan nga ay hindi makapagliligtas sa tao. Now, pasok po tayo sa ikalawang puntos, no? Ang talinhagang ipinangtapat ng ating Panginoong Jesucristo. Unang-una po,
Ano ba ang talinhaga kung bakit ito ibigay? Anong dahilan kung bakit ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo yung talinhaga sa dalubhasa? Of course, ang sagot natin dyan, binigay ang talinhaga bilang tugon sa katanungan ng dalubhasa. Sinong aking kapwa? Kung titignan nyo rito sa Lucas 10:29, sa kanyang pagnanais may pakitang matuwid ang kanyang sarili. Andun yung makikita natin ang pagkakaunawa ng dalubhasang ito sa kanyang sarili, siya'y matuwid sa harap ng Diyos. Pero alam naman natin na walang matuwid, wala ni isa. Lahat tayo makasalanan. Pero andun makikita nyo yung pag-iral ng kanyang self-righteousness. Dahil nga ang kaisipan ng abogadong ito o ng dalubhasang ito, ang pagkakaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos ay sa pamagitan ng paggawa or pagtupad ng kautusan. Sinabi niya kay Jesus, sino ang aking kapwa? Kumbaga, nais niya maging politically correct. Sino kapwa ko? Well, sumagot ang ating Panginoong Jesucristo dyan, no? Mga obserbasyon sa talinhaga, babasahin muna natin yung tugon ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang tugon, sinabi ni Jesus, isang lalaki ang bumabang mula sa Jerusalem patungo sa Jericho. Siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan. Pagkatapos nila siyang hubaran at sugatan, siya ay umalis, iniwan nila siyang nag-aagaw buhay. Sumunod na talata po, makikita natin, sabi rito, nagkataon isang saserdoteng lumusong sa daang iyon, pagkakita nito sa kanya, ang saserdote ay dumaan sa kabilang tabi. Gayun din naman ang isang libita ng mapadako roon ay pumunta at tinignan siya. Pagkatapos ito, siya ay dumaan sa kabilang tabi. May isang naglalakbay na taga Samaria na lumapit sa kanya, pagkakita sa kanya, ang taga Samaria ay nahabag sa kanya. Paglapit niya sa kanya, binuhusan niya ng langis at alak ang kanyang mga sugat at tinalian niya ang mga ito. Ang lalaking sugatan ay isinakay niya sa kanyang sariling hayop. Dinala siya sa isang bahay tuluyan at inalagaan siya. Kinabukasan sa pag-alis ng taga Samaria, siya ay naglabas ng 2 denaryo, ibinigay niya ito sa tagapamahala ng bahay tuluyan. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo siya, anumang iyong magugugol ng higit ay babayaran ko sa iyo sa aking pagbabalik. Now, sino sa tatlong ito sa palagay mo ang naging kapwa ng lalaking nahulog sa mga tulisan? Anong obserbasyon natin dito? Unang-unang obserbasyon natin dito, may isang lalaking galing Jerusalem pababa ng Jericho. Hindi natin alam ang dahilan kung anong ginawa ng lalaki sa Jerusalem. Hindi natin alam kung isa ito sa mga mananambahan sa Jerusalem at pauwi na siya mula sa Jerusalem pagkatapos sumamba. Ganun pa man, sabi ng Biblia, mayroong isang lalaking galing Jerusalem pababa ng Jericho. Ang makikita po natin dito, mga kapatid, no? Nagbanggit po ng proper name itong talinhagang ito. At ang dalawang proper name na binanggit dito, Jerusalem at saka Jericho. Well, sa talinhaga po kasi sa hinaharap, makikita uli natin yan na may binanggit na proper name yung sa Luke chapter 16 at ikinakategorya po natin sa pag-aaral ng Biblia bilang isang talinhaga. Dito, may proper name na binanggit, Jerusalem at Jericho. Mga lugar dun sa Israel. Ito isang malayong lakbayin sa pamagitan ng lakad. Nasa 27 kilometro ang layo mula sa mataas na lugar na 1,800 pie or 1,800 feet ang taas mula Jericho papuntang Jerusalem. At kung nasa Jerusalem ka naman, pababa papuntang Jericho. Ang mga madadaanan dito ay kilalang may panganib, disyerto, mga tagong lugar sa daan na maaring pagtaguan ng mga tulisan na nag-aabang ng mabibiktima. Ano makikita natin dito? Nahulog sa kamay ng mga tulisan ang lalaki, ginulpi at iniwan na halos patay na. Well, nakakakita rin tayo ng eksena niyan halos araw-araw, no? Na napapanood natin sa balita yung isang taong hinold up na tinatawag. Nakaranas ng ang lalaki ng ganon. At makikita natin dito, ang mga sumunod na eksena, may tatlong taong dumaan. Ang dalawang nauna, mga taong naglilingkod sa templo na dapat kung narinig ito ng abogado alam niya na itong mga taong itong naglilingkod sa templo dapat kakitaan ito ng pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Pareho pa namang Hudyo ito.
Ngunit walang ginawang aksyon ito, bagkos sa tinignan lamang, lumipat sa kabilang tabi, at ganoon din ang ginawa ng isa. Wala silang ginawang tuloy sa isang lalaking nakahandusay dahil nga nabiktima ng isang krimen. Yung ikatlong lalaki na dumaan din doon ay nagpakita ng kaawaan. Nahabag siya nung makita niya ang kalagayan ng lalaking to. Binigyan niya ng paunang lunas yung mga tinamong sugat ng lalaki. At makikita natin, kung may ospital lamang doon, malamang naitakbo niya na sa ospital. Kaya nga lang, walang ganung kalagayan, bagkos binitbit niya itong lalaking ito, hindi niya binuhat. Buti, nung oras na yun, may dala-dala siyang hayop na maaring sinasakni niya, isinakay niya sa kanyang sariling hayop, dinala sa bahay tuluyan at inalagaan niya ron. Hindi natin alam kung sa pag-aalaga niya sa lalaking ito, nagkamalay. Pero ganun pa man, may lakad siguro itong lalaking ito at kinakailangan ng umalis. Kinabukasan, tinustusan niya, no? Yung pangangailangan ng lalaki upang alagaan ng may-ari ng bahay tuluyan. At kung sinabi nga niya, kung ito'y kulang pa sa pagbalik ng lalaking ito, babayaran niya. Kaya lang ang lalaking ito ay isang Samaritano. No? Kapag sinabing Samaritano, kinamumuyan ito ng mga Hudyo. So nakita po natin gano'n ang obserbasyon dito. Yung pangkaraniwang nangyayari din na isang lalaki na naging biktima ng krimen. At may mga taong nakakita, nagsawalang bahala. Pero merong isang lalaking nakakita na maaring kung ang lalaking ito, baka may malay hindi ito magpatulong doon sa Samaritano. Pero ganun pa man, andito nahabag ang Samaritano, hindi tinuring na Samaritano na galit ako sa mga Hudyo at alam kong galit nito sa akin, wala na akong pakialam sa kanya. Hindi po ganun. Now, ano po ang kahulugan ng talinhaga? Nabanggit ko nga sa inyo, sa mga nag-aalegoryan talinhagang ito, napakahaba ng kahulugan nila. Pero may isang meaning lang po ito. Ang pagmamahal sa kapwa o pakikipagkapwa. No? Pakikipagkapwa, yun po ang ibig sabihin, being a good neighbor. Eh, sino ba ang aking kapwa? Sagutin natin yung tanong nung dalubhasa, base dun sa ilustrasyon na ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo. Siya itong taong kilala mo man o hindi na may mahigpit na pangangailangan at nagawa nating matulungan na hindi tayo nag-aantay ng anumang kapalit o pagkilala. So, maaari ang tao na yan, masabi nating kapag sinabing kapwa, hindi mo man kilala siya o kilala mo man siya, talagang in dire need, no? May malaking o mahigpit na pangangailangan. At dito makikita natin ang malaking pangangailangan niya, buhay . No, halos patay na nga . Pero ganoon pa man, makikita natin nagawang matulungan, pero itong taong ito, hindi natin alam kung nagkamalay nga yung Samaritanong ito, itong taong ito at nagpasalamat sa Samaritano, or nandun pa rin sa kalagayan ng walang malay, pero iniwan na siya ng Samaritano na hindi nag-iwan ng pangalan. Yun po ang kahulugan ng talinhaga, no? Yung matuto tayong sa ating pakikipagkapwa. Mabuting pakikipagkapwa. Now, makikita natin dito yung tanong at hamon sa dalubhasa. Sa Lucas 10:36-37. Sino sa tatlong ito sa palagay mo ang naging kapwa ng lalaking nahulog sa mga kamay ng pulisan? Maring ikinabigla nitong dalubhasang ito na ang ginamit ng bida ng ating Panginoong Jesucristo yung mga kinamumuhi ang lahi nila, yung mga Samaritano, no? Pero ganoon pa man, makikita natin ni hindi mabanggit nung dalubhasa yung word na Samaritano, bagkus ang sinabi niya, siya na nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi ni Jesus, humayo ka at gawin mo ang gayon. Yung humayo ka at gawin mong gayon, imperative po ito. It is a command, continuous command, no? Continuous action na gawin mo lagi, gawin mong patuloy. At nais kong makita ninyo, ito ang utos ng ating Panginoon Jesucristo. Actually, sa kanyang mga alagad rin at sa ating mga mananampalataya. Now, sa katapus-tapusan mga kapatid, ano ang aral? Ang aral na dapat nating matutunan sa talinhaga ng mabuting Samaritano. Papasok na po tayo rito, no? Nakita natin kanina yung tapat na tanong na may maling motibo,
And then nakita din po natin yung ang talinhagang ipinangtapat ng ating Panginoong Jesucristo, ang mabuting Samaritano, ito yung tugon ng ating Panginoong Jesucristo nung magtanong ang dalubhasa, sinong aking kapwa? Ang aral na dapat nating matutunan sa talinhaga ng mabuting Samaritano. Actually, meron akong apat na nais makita ninyo. Unang-una, pagtulong dahil sa pag-ibig natin sa kapwa. O pagtulong natin dahil sa pag-ibig natin sa kapwa. Marami pong talata niyan sa Biblia. Halimbawa, sa 1:13-34 hanggang 35. Of course, yung kapatid mo sa pananampalataya, kapwa mo rin yun eh. Sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Kung paano inibig ko kayo, ay gayon din naman. Kayong mag-ibigan sa isa't isa. Sa pamamagitan nito, malalaman ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Ito ay kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. 1:15-12, ito ang aking utos. Kayo ay mag-ibigan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. 1 John 4:11, mga minamahal, yamang iniibig tayo ng Diyos, dapat din naman tayo mag-ibigan sa isa't isa. At nais kong sabihin sa inyo, ang pag-ibig natin sa kapwa, hindi lang sa salita. Sa ating kapatid sa pananampalataya, hindi lang sa salita, kundi andyan din yung aksyon. No? Makikita natin yan sa unang 1:17-18, kung ang sino man ay may mga pag-aari sa sanlibutan ito. At nakikita niya ang kanyang kapatid na may pangangailangan at ipagkait sa kanya ang habag, paano mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Munti kong mga anak, huwag kayong umibig sa pamagitan ng salita lamang, ninang dila lamang, kundi sa pamagitan ng gawa at sa katotohanan. So dito makikita natin yung gininto ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo nakikipagkapwa dahil may pag-ibig tayo sa ating kapwa at ang pag-ibig niya yan ibinigay sa atin ng Diyos. Papasalamat tayo sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Mapapansin nga natin, no? Ang unang naging reaksyon ng Samaritano, nahabag siya. Nagpakita siya ng awa at pagmamahal sa kanyang kapwa. Pangalawa, nais kong makita ninyo, pagtulong dahil sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Pagtulong dahil sa may nangangailangang kapwa, no? May nangangailangang kapwa. Dito ang laki ng pangangailangan ng kapwa. Eh. Ang pangangailangan niya ng mga oras na yun ay yung may makatulong sa kanya para makasurvive siya dun sa tinatawag natin krimen. Kung ito'y walang malay tao, talagang hindi ito makakahingi ng tulong. Nasa desisyon niya nung makakakita sa kanya kung tutulungan siya o hindi. May mga pagkakataon sa buhay natin na yung mga tao talagang tumatawag ng tulong sa atin. Humihingi sa atin ng tulong. Anyway, dumating yung pagkakataon din sa ating buhay na maantig ang ating damdamin at magawa natin tulungan sila. Sa Biblia may makikita tayong mga ganyan. No? Sa Kawikaan 19:17, sabi nito, ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang at ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Sa aklat ng Mateo 25:37-38, ito na may itinuro ng ating Panginoon Jesucristo sa context po ito ng Matthew 25 na maaring panghinaharap kung paano iingatan ng mga hintil ang mga Hudyo na inuusig. No? Pero ganun pa man, itong aplikasyon, itong talatang ito, pwede rin nating ma-apply sa ating kapanahunan, mga kapatid. Sa verse 37, sasagot naman ang mga matuwid sa kanya, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauwaw at binigyan ng mainom? Kailan ka namin nakitang naging taga-ibang bayan at pinatuloy ka na o naging hubad at dinamitan ka namin? Kailan ka namin nakitang nagkasakit o nabilanggo at dumalaw kami sa iyo? Sasagot ang hari sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, anuman ang ginagawa niyo sa isa sa pinakamaliit na kapatid ko, ginagawa ninyo ito sa akin. So dito makikita natin ang kapatid dito ng ating Panginoon Jesucristo na tinutukoy, wala pong iba kundi mga Hudyo. At maaari ang ina-address dito, mga Gentiles sa hinaharap na kukupin ang mga Hudyo sa tribulation period, tandaan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Now, itong talatang ito ipipwede rin magamit, nabanggit ko nga sa inyo, kung paano tayo pipwedeng lumingap
sa ating kapwa, sa kanilang mga pangangailangan. Tuloy po tayo sa Gawa 20:35. Nagpakita ako ng halimbawa sa inyo sa lahat ng mga bagay. Sabi ni Pablo, sa ganitong pagpapagal, ay dapat kayong sumaklolo sa mahihina. Dapat ninyong alalahanin ang salita ng Panginoong Hesus, na siya rin ang may sabi, lalo pang pinagpala ang magbigay kaysa tumanggap. Napakaganda po, no? Ng mga aral na makikita natin sa Biblia, na hinahamon tayo bilang mga mananampalataya, lalo na sa panahong ito, na maraming taong may kagipitan. Maraming tao na masasabi natin, maaaring tumatawag sa atin, nagpaparamdam, pinapaabot, no, yung paghingi ng tulong. Eh naway, maabutan natin kung magagawa natin makatulong sa ating kapwa. And then, yung pangatlo, pagtulong dahil sa pag-ibig natin sa kapwa, pagtulong dahil sa may nangangailangan kapwa. Pangatlo, pagtulong ng walang pagtatangi sa kapwa. Yun ang makikita natin sa istorya, no? Walang pagtatangi sa kapwa dito sa Lucas 10:33. May isang naglalakbay na taga Samaria na lumapit sa kanya. Pagkakita sa kanya ng taga Samaria, ay nahabag sa kanya. Pansinin niyo mga kapatid, itong mga taga Samaria ito, itinuturing ito na mga aso. Itinuturing ito na masasabi nating hindi katanggap-tanggap na lahi sa mga Hudyo. Sapagkat hindi nga sila purong Hudyo eh. At ang Samaria ay kilala sa kasaysayan, isang lugar na kung saan may mga taong hindi tapat sa Diyos, na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero mga Hudyo din sila na nakapangasawa ng ibang lahi. Kaya kinamumuhian sila ng mga purong Hudyo. Pero ang makikita natin dito, ito ang ginamit ng ating Panginoon, ang ibinida ng ating Panginoong Jesucristo. Na bagamat ang audience niya ng mga oras na yon, eh mga kapwa Hudyo na katulad niya. Hindi ba para bang nakaka-insult yun? Eh bakit hindi Hudyo ang iyong ibida? Bagkos lumalabas pa na yung dalawang Hudyo rito na talagang ang trabaho pa eh talagang paglilingkod sa Diyos. Hindi nagpakita ng kagandahan loob ng Diyos doon sa kababayan nila na nakasumpong ng krimen. Tuloy po tayo. Santiago 2:1. Mga kapatid ko, kayo ay may pananampalataya na nasa Panginoong Jesucristo na Panginoon ng kalawalhatian, at kayo na may pananampalatayang ito, huwag magkaroon ng pagtatangi sa mga tao. So dito, no, may bilin si Santiago. Bagamat pastor siya sa Church of Jerusalem, ang pinagsasabihan niya marahil yung audience niya, mga kapwa Hudyo. Pero applicable to, hindi lang naman Hudyo, eh, pati Hintil din. Sinabi nito, kayo may mga pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na Panginoon ng kalulatihan, at kayo na may pananampalatayang ito, huwag magkaroon ng pagtatangi ng mga tao. Itinatangi natin minsan ang tao sa lahi nila, sa natapos nila, sa social status nila, sa itsura nila. No? Nangyayari yan minsan. At minsan nga sa tahanan, no, may mga tinatawag tayong paborito ni nanay o kaya ni tatay. I hope kung Kristiyano tayo, tulungan tayo ng Diyos. Bigyan tayo ng biyaya ng Diyos na makita natin ang tao kung paano sila nakikita ng ating Panginoon sa Kristo. Kung sila'y hindi ligtas, sila'y mga tao na kinakailangan ng kaligtasan ng Diyos. Kung sila'y mga ligtas naman, sila'y kapatid natin sa pananampalataya. Maging anuman ang kalagayan nila sa buhay. Tulungan nawa tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng pagtulong na wala tayong tinatangi. And then, ayos ko pong makita ninyo mga kapatid, yung pang-apat, no? Nakita natin yung pagtulong natin dahil sa ating pag-ibig sa kapwa, pagtulong dahil sa may nangangailangan kapwa, pagtulong na walang pagtatangi sa kapwa, at pagtulong walang inaasahang kapalit o pagkilala mula sa kapwa. Actually, mukhang isa ito sa nakapaloob sa istorya, no? Makikita natin, walang pangalan yung sa Samaritano. At hindi nag-iwan ng calling card na hanapin na lang kung magaling na yung lalaki. Well, sa Biblia may ganitong sinasabi, no? Yung tinatawag nating helping without
being recognized or tumulong ka at hindi mo na kinakailangan pa ng tawag rito, magpakilala sa kanila na ikaw ang tumulong or umaasa ka ng kapalit dahil nakatulong ka. Alam niyo sa Pilipino, eh meron tayong tinatawag na utang na loob. At minsan itong utang na loob, eh napapasama ito eh. Dahil minsan, kahit nga sa mali, dahil may utang na loob ka sa kapwa mo, eh sinusuway mo ang Diyos. Dahil may utang na loob ka sa kapwa mo, matupad lang yung maling ginagawa sa iyo, inuutos sa iyo ng kapwa mo. Lucas 6:34, pansinin niyo po yung sinabi nito. Anong pakinabang ang maaasahan ninyo kung magpapahiram kayo sa kanila na inaasahan ninyong makapagbibigay sa inyo? Ito'y sapagkat ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan upang sila'y tumanggap din ng gayon. Lucas 14:12-13, Jesus ay nagsabi rin na sa nag-aanyaya sa kanya. Sinabi niya, kapag naghanda ka ng agahan o hapunan, huwag mong tawagin ang mga kaibigan mo. Huwag mong tawagin maging mga kapatid mo o kamag-anak mo. Huwag mong tawagin ang mga kapitbahay mong mayayaman. Kung gagawin mo ito, ikaw ay aanyayahan din nila at gagantihan kanila. Kung naghanda ka ng isang piging, tawagin mo mga dukha, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. At pagpapalain ka dahil sa wala silang may gaganti sa iyo, sapagkat ikaw ay gagantihan sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Makikita po natin dito, napakagandang aral ng ating Panginoon Jesu Kristo. Yung tipo ba na tumulong ka sa kapwa mo, pero wala sa isip mo yung ulterior motive na, oy, natulungan ko ito, balang araw magagamit ko ito. Oy, natulungan ko ito, balang araw may kapalit yung tulong na ginagawa nito sa akin. Alam nyo, masakit maparatangan ng ganun. At hindi lamang yan, mga kapatid, no? May mga tao kasi uhaw sa ano eh, uhaw sa recognition. At kada may gagawin, gusto nila eh maipakita nila para ma-recognize nila, uy, ang ganda naman itong ginawa mo. Well, minsan sa Biblia, nais ko makita nyo ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, hindi palo sa ganun. May pagkakataon nga, may pinagaling ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya nakilala nung nagpagaling sa kanya. Bagamat ito yung taong pinagaling niya, eh talagang matagal na itong may karamdaman. At pagkatapos niyang pagalingin ito, umalis na siya. Hindi siya nakilala nung pinagaling niya. Pansinin niyo po sa 1 Kapitulo 5, talatang 12-13. Tinanong nga nila siya, sino ang lalaking nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at tumakad ka? Hindi nakilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay nakaalis na at marami sa mga tao sa pook na iyon. No? Kumbaga, makikita nyo, hindi muna nag-banding ang ating Panginoong Jesucristo at saka itong pinagaling niya upang maipakilala ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili. Bagkus nung pinagaling niya ito, umalis na siya. And then, Colossians 3:23, ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ito ng buong puso para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Dito napaganda. Actually, ang context nito para sa mga servants o mga nagtatrabaho sa tahanan o yung mga slaves nung kapanahon na yun. At kung sila'y gagawin, eh kahit naman tayo ngayon eh. Kung ikay may gagawin, gawin mo ng buong puso para sa Panginoon, hindi para sa mga tao. Bagamat yung you are under authority with people, abay sipagan mo yung gawin mo. Dahil hindi yan ang pinagtatrabahoan mo, kundi ang pinagtatrabahoan mo. Kung Kristiyano ka, sana masaisip natin ito, no? Ay ang Diyos. Siyang nakakakita ng ginagawa natin. Mga kapatid, talagang gusto ng ating laman na ma-recognize tayo ng iba, no? Gusto nating napupuri tayo minsan. Gusto natin na nililingap yung ginagawa natin. Kaya nga minsan, katakot-takot na appreciation din ang nangyayari. Dahil nakakakaliti yun sa tenga. Pero nais kong sabihin sa inyo, kung ikay tapat sa ginagawa mo para sa Panginoon, kilalanin man ng tao yung ginagawa mo, lingapin man nila, or sabihin man natin, i-reciprocate nila, tulungan ka nila. Pero dapat hindi yun ang motibo mo. Dapat ang nasa isip mo. Kaya ako ginagawa ito,
para sa Panginoon. Mahal ko ang Diyos. May pag-ibig ako sa kapwa. Handa akong tumulong. At wala akong pipiliin. Mga kapatid, ito po ang mensahe na nais ko pong ipahamot sa inyo sa gabi nito. Recap po ng ating outline. Unang-una, nakita po natin ang tapat ng tanong, ang tapat na tanong na may maling motibo. Pangalawa, ang talinhagang ipinangtapat ng ating Panginoong Jesucristo doon sa abogado na nagtatanong sa kanya na may maling motibo. Pangatlo, ang aral na dapat natin matutunan sa talinhaga ng mabuting Samaritano. At nakita natin, ang mga matututunan natin yan, pagtulong natin dahil sa pag-ibig sa kapwa. Pagtulong dahil sa may nangangailangan kapwa. Pagtulong na walang pagtatangi sa kapwa. At pagtulong na walang inaasahang kapalit o pagkilala mula sa kapwa. Magandang gabi po sa inyo lahat. Naway kinapulutan po natin ang aral. Ang pag-aaral natin ng mabuting Samaritano. At hinahamon ko po ang mga kapatid. Lahat po tayo naway magawa natin ang inutos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Na matutunan po natin ang pakikipagkapwa. Magandang gabi po. Manalangin na po tayong lahat. Let us pray. Ama naming Diyos na nasa langit, Ikaw na Diyos na buhay, totoo, Diyos na tapat, Diyos na alam ang lahat ng aming ginagawa. Salamat po sa oras na ito sa mensaheng ipinagkaloob. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa namin ang iniutos mo kung paano kami makikipagkapwa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nasa langit. Ito ang mga pagkakataon na meron kami, Panginoon, itong panahon ng pandemic. Salamat po sa oras na ibinigay mo sa amin. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po.